Hi guys, Norman Panganiban here, and as promised, our topic for today is about budgeting. Yun nga lang, sabi ng iba, naku Norman, napakahirap mag-budget kung wala ka ng ma-budget. Well, tama nga naman, at syempre nakaka-stress din yung ganung sitwasyon, lalo na kapag may pinapakain kang pamilya. But in reality, hindi naman talaga yan sa liit or sa laki ng kinikita, kundi nasa tamang mindset yan. So in this video, I will share to you a proven system na ginagamit ng mga successful kung paano sila mag-budget, at kung gusto mong malaman ito, then stay tuned! So before we dive into the topic of budgeting, let me introduce to you three persons na alam kong familiar sa inyo, and I'm sure makikita mo din ang sarili mo sa kanila. Sila yung sumasalamin sa lahat ng tao kahit nasang parte ka ng mundo. At kapag nakilala mo silang tatlo, I claim na dito magsisimula ang magandang takbo ng financial life mo. So the first person that I would like to introduce to you is Juan Mahirap. Si Juan Mahirap ay may trabaho naman. Yun nga lang, ang sweldo niya ay nauubos ng ganun-ganun na lang. A few examples are napakaraming sapatos, suklay, cellphone case, headband at marami pang iba. Some people call this abubod. In short, napupunta sa kung ano-ano at kung saan-saan kahit hindi naman kailangan. Second is Juan Middle Class. Dahil si Juan Middle Class ay sumesweldo na mas malaki kumpara kay Juan Mahirap, nabibigyan tuloy siya ngayon ng privilege ng mga bangko na magkaroon ng credit card, or hindi naman kaya ay mas madali siya nakakapag-loan. At dahil dito sa kagustuhan nila na makasabay sa lifestyle ng mga kaibigan nila, at syempre gusto rin nila makapagpa-impress sa social media, bibili tuloy sila ng mga bagay na huhulog-hulugan nila, kagaya ng hulugang TV, cellphone, bahay, kotse, jewelries, branded na apparel, branded na bags, etc. In short, sinasamantala nila ang privilege nila na gamitin ang credit cards nila para mabili ang mga bagay na magpapabango sa image nila. At ang tawag ko dito ay liabilities. Para sa akin, ang liabilities ay ang mga bagay na patuloy na umuubos ng pera sa bulsa, wallet at bank account ni Juan Middle Class. At ang mga kadikit na rin minsan nito ay stress at kulang na ang time sa family dahil nadagdagan niya ang oras niya sa trabaho para mabayaran ang mga credit cards niya. At ang pangatlo naman ay si Juan Mayaman. Si Juan Mayaman ay sa simula naman yung tipo ng tao na okay lang kung hindi branded ang suit niya. Kahit nga ang tatak ng damit niya ay Boysen. Okay lang din na hindi up-to-date ang cellphone niya. Okay lang din kahit lumang-luma na ang sapatos niya as long as hindi pa naman butas at maayos pang tingnan. Dahil ang parati niyang iniisip ay kung paano pa niya mapaparami ang kanyang sweldo o ang kinikita niya. At kung makahanap siya ng mga oportunidad na pwede pa niya mapalago ang pera niya either sa negosyo or investment, pinag-aaralan niya kung paano ito para masimula na rin niya. At ang tawag ko naman dito ay assets. Ang assets naman para sa akin ay ang mga bagay na nagdadagdag o nagpapasok ng pera sa bulsa, wallet at bank account natin. Ang tanong naman ng ilan sa akin ay, Norman, ang bahay ba ay asset or liability? Kung naghuhulog ka ng 25,000 na monthly amortization sa bahay na pinapaupahan mo, pero ang paupa mo naman ay 10,000 pesos lamang, liability ng 15,000 pesos ang bahay mo. Pero kung ang paupa mo ay 26,000 pesos, asset ito na 1,000 pesos sa iyo. So in short, si Juan Mahirap, ang binibili niya ay ang mga abubot. Si Juan Middle Class naman, ang binibili ay liabilities. At si Juan Mayaman naman, ang binibili niya ay assets. Well, marami sa mga mayayaman na ngayon ang bumibili ng mga mamahaling brands like Boss, Louis Vuitton, Hermes, Prada, Rolex, Richard Mille, Bentley, Ferrari, Lamborghini at marami pang iba. Yun ay dahil inuna muna nilang paramihin ang assets nila na kaya magbayad ng mga bagay na gusto nilang bilhin. Ibig sabihin, kahit pala hindi ganong kalaki yung sweldo mo, as long as tama ang mindset mo kagaya ni Juan Mayaman, makakaipon at makakapag-budget ka na maayos para sa mga panahon ng uncertainties, unforeseen events, sa mga bagay na gusto mo at para sa future mo at family mo. I hope that we all adapt to the mindset of Juan Mayaman. Don't be pressured by your environment and your peers. Have a vision of what you want to see for yourself 20, 30, 40 years from now so you could prepare for it. So now, after having the right mindset, I'm now going to share to you a very simple and basic type budgeting system na pwede mong gamitin, and I'm sure kapag ginawa mo ito, mas magkakaroon ng balance at direction ng financial life mo.
The basic formula for budgeting is what we call the 10-20-70 rule. Ang ibig sabihin nito, ang kinikita mo buwan-buwan ay hahatiin mo na sa 10%, 20%, at 70%. Let's say kumikita ka ng 50,000 pesos per month, so ang 10% dito ay 5,000 pesos. 20% naman ay 10,000 pesos, at ang 70% naman ay 35,000 pesos. Naniniwala ako sa kasabihan na, the more you give, the more you receive. Kaya ang suggestion ko ay, ibigay mo ang 10% na kinikita mo sa tao, institution, organization na walang kapalit na bagay na ibabalik sa iyo, kagaya ng simbahan. Norman, paano naman ako magbibigay? Eh kulang pa nga para sa pamilya ko ang kinikita ko. Tanong ng ilan. Doon naman pumapasok yung tinatawag kong financial thermostat. In order for me to elaborate this to you further, let me give you an example. Ano kaya ang mararamdaman mo kung meron kang pera sa bank account mo na 10 million pesos? Malamang ang sasabihin mo ay, wow, ang daming pera nun. Pero ano naman kaya ang mararamdaman na kagaya ni Manny Villar na ang net worth ay 6.8 billion US dollars or 345 billion pesos, ay malaman niya na ang pera na lang niya sa bank account niya ay 50 million pesos. Malamang hindi siya magiging masaya nito dahil para sa kanya maliit na yon. Ang financial thermostat ng isang ordinaryong Juan de la Cruz ay hindi kagaya ng kay Manny Villar. Dahil mataas ang financial thermostat ni Manny Villar, ang mga business opportunities na hinahanap niya ay yung magbibigay ng milyon para sa kanya. Whereas para sa isang ordinaryong Juan ay sapat na ang kumita ng extra 10,000 pesos per month on top of his regular salary na 50,000 pesos. So ano ang kinalaman nito sa pagbibigay ng 10% na kinikita ko buwan-buwan? The more na nagbibigay ka ng 10% na kinikita mo, lumiliit ang value nito sa paningin mo. Sa una, mahirap itong gawin dahil marami na ang mabibili ng 5,000 pesos, di ba? Pero kapag nasanay ka at lumiit ang value ng 5,000 para sa iyo, magiging open na ngayon ang mind mo sa mga opportunities na pwede kang kumita ng mas malaki. Yung dating 10,000 pesos na extra na para sa iyo ay okay na, ngayon ay maliit na siya para sa iyo. Kaya maaaring makahanap ka na mapagkakakitaan ng extra 30,000 pesos per month na. Subukan mo kaya regularly na magbigay ng tip ng times 5 sa usual na binibigay mo sa waiter ng restaurant na kinakainan mo. Little by little, liliit at liliit ang value nito sa iyo, and in return, tataas ng tataas ang financial thermostat mo. In short, people with low financial thermostat are more open for low income opportunities, and people with high financial thermostat are more open for higher income opportunities. Kaya kung mapapansin mo, kung sino yung mapagbigay, sila yung mas pinagpapala. At kung sino naman yung parating pakabig, palibre, nakahingi at palaasa ang mas nilalayuan ng biyaya. That's why it is really true that it's better to give than to receive. So the next is 20%. This is the part where you will have to separate this for your future. Parati kong sinasabi bilang financial planner na your retirement plan is one of the best gifts that you could give to your children. So plan your future ahead. Minsan akala ng iba na once may nasimula na silang savings or investment ay sapat na yun. Let us always remember that the cost of living here in the Philippines doubles every 10 years. Ibig sabihin, yung mabibili ng 200 pesos mo ngayon, 10 years from now, nasa 400 pesos na yon. Example, dati makakabili ka ng isang buong lechong manok sa halagang 100 pesos. Ngayon kalahati na lang yan. 10 years from now, baka 1/4 na lang yan. And 20 years from now, yung 100 pesos mo ay isang chicken wing na lang yan. So better set aside for your future para pagdating ng time na hindi ka na makapagtrabaho dahil sa katandaan, ay may co-contribute ka sa mga anak mo sa pang-araw-araw na gastusan. And last, your 70%. Well, dito mo na ngayon kukuhanin ang basic expenses mo like food, shelter, and clothing, and everything else. Electric, water, internet, phone bills included. Basta ang goal mo dito ay mapagkasya mo ang 70% ng kinikita mo sa buwan-buwan na gastusan. Well, pwede pa natin itong i-elaborate at mas i-detalye, and I will share that very powerful secret na mga successful financially in the next coming videos. So please subscribe, click the notification button para ma-update ka sa mga susunod na tips natin for you. Sa mga nagsasabi na, yung buong sweldo ko nga ay hindi ko na mapagkasya, paano ko pa kaya magagawang mag-save at magtabi pa kaya? Well, it's really hard to do this at first, lalo na kung may mga bagay tayong pinagkakagastosan na nakasanayan na natin. And sometimes, we tend to be emotional sa mga bagay, kaya nabibigyan natin ito ng justification. Kagaya ng, sobrang pagod ako sa trabaho, kaya dapat naman itreat ko ang sarili ko sa massage, milk tea, bar hop with friends or colleagues and more. That is why I always suggest to follow the formula, income minus tithes minus savings and investment equals expenses. Kesa sa nakagawian na natin na
income minus expenses equals tight savings and investment. Kasi most of the time, kapag ito ang formula na ginagamit mo, wala talaga matitira sa'yo. Kung makakapagsulat lang tayo ng mga pinagkakagastusan natin buwan-buwan, I'm sure makakapag-reflect tayo kung paano nga tayo humawak ng pera. Para sa akin, kung may makikita tayo sa listahan ng mga bagay kagaya ng soft drinks, mineral water, sigarilyo, vape, milk tea, Starbucks coffee and the likes, chips, desserts, movie, online game payments, ibig sabihin nito ay may kailangan lang baguhin sa spending habits natin. And I'm sure napakalaki ng chance na pwede ka makapag-ipon. The formula for budgeting our money is really simple, but it takes a lot of willpower, clarity, sense of direction, and a lot of self-control to start and stick with it. Kung talagang sagad-sagad ka na sa gastusin at kahit anong gawin mo ay eksakto lang talaga ang kinikita mo sa gastusin nyo, I think this is a wake-up call para makahanap ka ng dagdag na kita or baka kailangan mo nang humanap ng ibang trabaho na magbibigay sa'yo ng mas malaking kita. Don't settle for what you have right now if what you have is not really enough. Find also people who has good financial situation who will guide you, and of course, stay away from people who influence you to spend too much from unnecessary things. You don't have to impress other people. You have to impress upon you that you need to prepare for your future self. Because failing to plan is planning to fail. So again, have the money mindset of one mayaman, re-evaluate and eliminate unnecessary spending, follow 10-20-70 rule, and I'm sure these steps will bring you closer to your financial freedom. So that's it guys. If you like our episode for today, please subscribe, click the notification button, and share this video. And if you want more videos like this one, click one of the videos right there.